Good morning, guys. Hey, what's up, mga JTV? Hey, what's up, guys? Yan, hindi pa sana umpisahan yung vlog ngayong oras. Kaso nagpupumilit na yung camera natin. Alright, magandang umaga po sa inyo lahat. At ito, panibagong araw, panibagong biyahe na naman tayo. We're going to Tundol, Bani, Pangasinan. Shoutout muna tayo sa mga solid supporters po natin. Alright, guys, sa mga bago nanonood po sa video na to at sa mga nanonood po ngayon, kung first time mo sa channel ko, by the way, ako nga po pala si JTV Flores at ako po yung moto vlogger at make mga content na usually content ko po is travel vlog, ayan, moto vlog. And then basta regarding sa pagmumotor, ayan, yan po yung mga content ni JTV. At so yun, guys, bago kumpisahan, mag-i-entro muna tayo. Time check 5:40 in the morning pero madilim pa rin. sa lahat ng riders kagaya ko, guys, ano, kahit sa mga hindi riders, alam ko ito yung last day ng Pangasinan caravan ng mga VVM supporters. So ayun, alam ko lilibutin nila yung buong north. Kung di ako nagkakamali, ano, meron lang silang ibang destination na iikutan, which is doon dapat tayo ngayon. Kaso ayun nga, nagaya si Mrs. Legendary na pumunta sa Tundol Beach. Yun yung destination natin today. Actually, galing pa kami Pampanga, guys. Ngayon ko lang naisipang mag-vlog or start yung vlog kasi medyo madilim nga, ano, tapos hindi rin natin makikita yung view or hindi nyo rin marerealize na kung gano'ng kaganda yung view. At saka isa pa, guys, last time na vlog ko, galing kami ng Bulinaw, although magkatabi lang si Bulinaw saka si Tundol Beach, ano, isa lang yung way na dadaanan natin kung saan tayo dumaan papuntang Bulinaw, doon din yung dadaanan natin papuntang Tundol Beach. Yun nga lang, yung pinagkaiba nila, magra-right turn tayo to Tundol Anda. Yung kay Bulinaw, Patar Beach, dire-diretso lang po yun, then kakaliwa. So yun, guys, shoutout nga po pala sa mga taga-Alaminos, Pangasinan. So yun, nasa Alaminos, Pangasinan na tayo. And then mga ilang oras na lamang po ay nasa Tundol Beach na tayo. Thank you.
Mga ka-GTB, matapos ang ilang oras nating pambiyahe, and narating na rin natin ang bayan ng Alaminos. At ilang oras na lamang po ay mararating na natin ang bayan ng Anda. At malapit na ito sa Tondol Beach, ano? Pero dadaanan pa po natin yung Bani. And then after, pagkatapos ng Bani, Anda na po tayo. Then malapit na po sa Tondol Beach ito. Dadaanan na naman po natin, mga ka-GTV, yung zigzag road ng Bani, Pangasinan. Ito, on the way, way na siya ng ano, papunta na siya ng Anda. So after na itong zigzag road na to, mga ka-GTV, mararating na natin yung mismong bayan ng Anda. At mga ilang minuto na lang is mararating na rin natin yung Tondol Beach. Kanta ng zigzag road, no? Bundok na to, eh. Bundok na to. Bundok na to. Oh, meron.
Dadaanan na naman po natin mga ka-GTV yung zigzag road ng Banipanggasinan. Ito on the way, way na siya ng ano, papunta na siya ng Anda. So after na itong zigzag road na to mga ka-GTV, mararating na natin yung mismong bayan ng Anda. At mga ilang minuto na lang is mararating na rin natin yung Tondol, Tondol Beach. Kanta ng zigzag road, no? Bundok na to eh. Bundok na to. Bundok na to. Oh, meron. So, yun guys, matapos ang ilang... So yun guys, matapos ang 3 oras nating biyahe, ito nga at marating na natin ang bayan ng Anda, Anda, Pangasinan, okay? So ayan guys, mga ilang minuto na lamang po is nasa Tondol Beach na po tayo. Medyo malayo-layo nga lang po, kaya sa mga nagbabalak pumasyal o pumunta, mag-travel, mag-rides sa lugar na ito, medyo magkalayuan siya. And then medyo liblib na yung lugar kasi pinakadulo na siya actually na Pangasinan, ano? Kung ibibase natin sa layo nung nakaraang vlog natin sa Bulinaw Patar Beach, ayun, sa layo nila halos pareho lang, wala namang pinagkaiba. Magkaiba nga lang po sila ng way, okay? Iba yung way ng Patar Beach, iba rin yung way ng Tondol Beach. So ayon dito sa ating Google Map, 22 minutes pa bago makarating dito sa mismong Tondol Beach. 14 kilometers pa po yung mismong layo niya mismo. Mismong layo niya mismo, parang ang gulo nun. So nasa 14 kilometers pa po bago tayo makarating sa Tondol Beach. Ito nga po pala yung tulay na dadaanan natin pagpasok na pagpasok mo ng Anda. Ayan, itong tulay na to. Kukuha lang tayo ng mga picture. Bakit? Picture kami. Picture na rin ano? Ito lang yun eh. Tondol na lang. Anda na lang. Pagat na lang. So ayun mga ka GTV, ano,
nandito tayo sa, nandito po tayo ngayon sa tulay ng Anda. Ayan. So, ito yung mga pamumuhay nila dito. Kung mapapansin nyo is puro bangka. Ayan. Pangingisda lamang po ang kanilang pamumuhay dito. Ayan, napakaganda. Ayun, ang dami isda. Ah, okay. So, ito palang palaisdaan na to. Ay, puro bangos. So, ayun, dito po pala nilang inukuha yung bangos. O, dito po sila nag-harvest ng bangos. Ayan, napakarami po mga ka-GTV, oh. Kung mapapansin nyo. So, tagal-tagal ko na namumuhay sa mundo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, may nag-harvest ng isdang ganito. Bangos, ang dami, oh. Yan, bangos. May bangos. Napakaraming bangos. Tinutinulad ang bangos. Ang dami lang, no, bangos? Bangos. Ang dami. Nag-vlog yung phone nyo, ha? Naalala nyo yung palabas na Lastic Man, Je? Yung Lastic Man? Yung nagpalambitin-lambitin sila. Dito yon, dito sinuting yon. Yung si Big Soto. Dito kinuha yun yung mismong nag-shooting sila sa ibabaw ng tulay. Sa taas. Dito nila sinut yon. Tara na. Paano ko kukunin niya na naka-portrait ka nga? Ah, ito yung checkpoint. Motorcycle lane. Sana naman makapasok po tayo. Morning po. Sa Tandol Beach po. Sa Bayambang po. Apo. Thank you po. Saan sila alam? Open na siya sa mga publiko, sa mga turista na gustong pumunta rito. Alam, ang actually ang tinignan sa amin, checkpoint ng Tondol is vaccine card saka license or ID. Then vaccine card. Ngayon siya kaganda.